Hello guys, welcome to my channel. Ngayon itong video natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng pinakbet ng probinsya. So guys, tara, samahan niyo ako. Pinakbet namin sa probinsya. So, this day ko, so kailangan natin magluto ng pinakbet. Ito yung palaya. Tapos natin yun tayong talong, sitaw, okra, kalabasa, onion, bawang, kamatis. At first time ko makakita dito sa patal ng anong tawag dito? Tawag dito is ang tawag namin sa Ilocano is palang. First time ko makakita lang ganito dito. So, start na natin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Samahan niyo ako sa pag-iyo ng mga lulutuin natin na pinakbet. Ayan guys, lulutuin natin yung pinakbet is hindi natin igigisa, diretso na siya pakbet talaga. Yung katulad ng niluluto namin dun sa amin sa probinsya, diretso, hindi gisa-gisa. Wow naman! Wow! Wow! So, kailangan natin ng gulay araw-araw. Guys, malamig pala dito ngayon sa ano, sa Bataan. Parang uulan nga eh, kasi yung panahon na din. Uulan yata ngayon. Ito guys, ito yung tinatawag namin sa Ilocano. Panlang ang tawag namin dito. Hindi ko alam ang tawag nila dito sa katakto. So, ilang years na rin akong hindi nakatingin nito. Kaya nung nakita ko, bumili na ako kanino. Pumunta kasi ako dun sa may palay nito. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, ganito yung pag-ano rito. Hindi totoo yan. Sitaw. Ito kaya baka mahilig mo pa ako. Maglalagay din tayo ng kalabasa. Ano yung mga kalabasa dito is mura lang. Convert. Convert ko lang sa Philippine Money. Itong kalabasa na nabili ko is nasa 1.35 lang siya. Ang isang real dito sa Latapos, nasa 13 pesos sa Pilipinas. Mayabang na naman niya. Okay na kaysa sa bumili ka ng manok. Yung isang whole chicken yung dito is 10 real, yung iba 10 real. Kaya dito na lang ako sa kulay, mas masustansya pa. Wow naman! Wow! Nagsawa na rin kasi kakakain ng ano, guys, yung sa pagkain sa Jollibee. O ba naman, araw-araw kumakain ka ng ano, pagkain ng Jollibee. Mananawa ka talaga kasi wala naman kami ibang makain kung hindi manok. Hindi totoo yan. Bola lang yan.
kami magluto sa amin. Halo-halo. Pinagahalo-halo lang namin din. Isasalangan lang. Hindi katulad sa iba, ginigisa pa nila. Sa amin, hindi na namin ginigisa. Diretso lang ito na. Lahat dito, lahat ng mga sangkap, dire-diretso. Papakita ko sa inyo kung paano. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Tapos natin yung gasa na magbili natin, lagyan natin ng kamatis, sibuyas, at saka bawang. Matawag na yung asawa ko. Matawag na yung asawa ko. Sagutin natin. Nailagay na natin yung bawang, buyas, kamatis. Nagre-ring na. Tawagan natin yung asawa. Hi! Hi, Cookie. Where did you go? Love you! Wow naman! Wow! Wow! Ano to, Tim? Admit. Pagkain ka muna dun sa video ko. Say hi! Hi! Ganito! Say hi yun. Guys, papakita ko sa kanya kung paano magluto ng pinagbet. Kung meron tayo nabiling bagoong, nabili ko din dun sa supermarket kung saan ko binili. So, lalagyan na natin ng bagoong. Kunti lang yung tubig na ilagay natin kasi magtutubig din kasi itong mga gulay natin. So, itong bagong na ito is hindi katulad ng bagong natin sa Pilipinas na meron pang mga laman-laman. Ito is boneless siya. Hindi, wala na siyang mga tinik-tinik. So, diretso na natin lang dyan. Tapos lagyan natin ng buting tubig. Ilagay na natin lahat, so pwede na natin siyang isa lang, iluto. So ayun nga guys, so iluluto na natin yung pinakbet natin. Yun. One eternity later. Tingnan nyo, kumukulo na siya. So, haluin lang natin siya. One eternity later. So yun guys, check natin yung pinakbet natin. Yun! Luto na yung pinakbet natin. So yun guys, luto na yung pinakbet natin. Yun! Yan po yung pakbet ng probinsya. Walang karne-karne. Mga gulay lamang.